base sa balitang kumakalat. Mismong kapwa senador ang nakakapansin kay Padilla na tila lumalabas ang pagkatraitor sa tuwing idedepensa ang China. Payo ni Willie Revillame kay Robin Padilla, bumitaw sa pagiging senador at huwag nang ipahamak pang Pilipinas. Sa napapanood ko ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ang awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yan ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi mo ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka? Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas na binabay kong taxa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako eh. Dahil bumoto ako sa mga taong ito, tapos yan ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas, bakit? Dahil ayaw niyo magkasakit? Samantalang yung mga tao nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa television, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga daylan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institusyon? Sa estudyong ito, wala akong inaapi. Walang inahanapan ng corruption. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. Alam nyo, napakahirap po pasukin ang politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang mo ang buhay. Sayang yung sinasabi nating pagmamahalan. Sayang yung sinasabi nating paglilingkod sa kapwa. Dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin niyo yung galit sa puso niyo. Hatred, wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin niyo yung dumi ng kapwa niyo. Lahat naman po tayo nagkakasala, ako, kayo, tayong lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Alam niyo, hirap eh. Gumawa ka ng mabuti, parang isang bond paper. Puti. Balaglagyan lang ng isang tintang itim yan. Ano mapapansinin yun? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makagante sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok ng isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagservisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling. Opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako, at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko, pambili ng gamot, pamatsikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging ilang batas na ang ginawa nyo, pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba na mumuno, iba na naman. Yung batas ng tiyan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagda-number one? Bakit Gangnam Style? K-pop? Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinggit. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. Di ba? Nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Di ba? Pati sa UNICEF, pinatawag sila. Di ba? Napakaliit na bansa. Hindi tayo asenso hanggat lagi may galit, inggit, lagi may seek for power ang gusto nyo. Alam nyo,
Hindi ako nagmamagaling, hindi ako magaling na tao. I'm not a bright person. Pero ang puso ko laging may pagmamahal. Nagkakamali ako, nagagalit ako, namumura ko ang staff ko. Totoo yun. Pagalitan ko, namumura ko talaga sila. Pero humingi ako ng tawad. Alam niyo bakit? It's for the show. Dapat laging siya kabubuti ng lahat. Ano bang, ba't ako nagagalit? Nagkakamali tayo eh. Di ba dapat every time lalabas tayo, tama ang ginagawa natin. Bakit? Bayad tayo dito eh. Binabayaran tayo. At yung trabaho mo yan, pag-usayan mo kung gusto mo masenso. Kung mahal mo pamilya mo, mas mahalin mo ang trabaho mo dahil yung trabaho ito ang napapakain sa pamilya mo. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? You have to be professional. Di ba? 7 months, pinag-isipan ko ito, anong magiging desisyon ko sa buhay ko. 7 buwan, araw-gabi. Papasukin ko ba ito? Pero sa nakikita ko, napakahirap gawin ito. Sana lahat ng politiko, hindi politiko, you should be a public servant. The word politics, tanggalin niyo sa puso't isip niyo. You need power? At the end of the day, darating lahat tayo nakahiga. Pantay-pantay lang tayo sa kabaong. Inuwala kayo sa akin, hindi niyo naridinig ang hinanaing ng mga basurero. Lahat ng boboto, lahat ng nangako sa inyo, nagawa ba ang mga pangako sa inyo? This time, it's about our future. Kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, yung magiging anak ng anak natin, yun ang isipin nyo. Hindi ho ba? Dapat magkaisa tayo. Hindi ko kakayanin pumasok sa isang bagay na wala akong kakayahan. Hindi ko alam kung paano yung salitang ganito, yung salitang Diyo. Hindi ako namamata ng tao. Dapat pag pinasok mo isang bagay, mag-excel ka, makakagawa ka ng kabutihan, makakagawa ka ng tama. Pag tinanong ko, bakit ka tatakbo, Willie? Gusto kong gawa ng kabutihan. Yun lang. O, kabutihan lang ba ang dapat magawin pag nasa sinado ka? Dapat marunong ka magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. I was given a chance again, di ba? Up and down ng buhay ko. Pero, hindi ko naman pababayaan bumagsak pa. Dahil, pinagkalooban na ako ng Panginoon Diyos na a lot of chances in my life. Sa mga politiko, huwag power. Love ang bigay niyo.